Balikan po natin mga kapuso, si Assistant Secretary Salim Villago, ang tagapagsalita ng MMDA. Asek, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT. Magandang hapon, sir. Sa lahat po, magandang hapon din po. Asek, unang-una, hihingi po kami ng update. Ano ho, para sa ating mga taga-subaybay, alimpong mga kalsada sa Kalakang, Maynila ang hindi pa rin nadaraanan o patuloy pong flooded hanggang sa mga oras na ito? So sir, number one po dyan, yung Marcos Highway, no, na nirescue po natin yung mga kababayan din natin na tatawid. At least po nasa 200 meters din po yung baha na abot po sa Bewang. Yung Inter-Reliance northbound po, nidip po yun, pero ongoing po yung dewatering natin. At mas mabilis na hong humuhupa yung tubig baha as of the moment. Yung Araneta Caliraya, sir, no ways deep po yan. Yung Maria Clara, Santo Domingo, Chef naman po hanggang Bibdeb. Yung MacArthur po hanggang Tuhod. Yung Espanya, nidip din ho. Yung Antipolo, Tumaseda, eastbound po, lagpas Tuhod din po. Yung Rojas Boulevard po sa Quirino, 12 inches. Yung iba naman pong lugar sa Metro Manila ay gutter deep. Yung T5 po, J. Vargas to Eagle Street, northbound, gutter deep lang po yun. At saka po yung sa T5 BCDA po, medyo mataas hanggang gabewang po ang tubig baha. Bukod dito, Madam Asek, sa mga binanggit mo yung mga pangunahing kalsada, ano-ano naman hong mga inner roads yung naranatiling baha patungo po sa mga residential area sa buong Metro Manila? Well, sir, sa ngayon po yung monitoring natin, pinaka-apektado po ang Marikina, Insal, at saka yung ilang bahagi po sa Quezon City. Sa usapin lang po ng NCR, no, yun po yung nakakarating sa atin. May mga inner street po na baha po sa Malabon, pero yung isa na Botas, pero manageable. Pero ang pinakanatamaan po talaga ay yung Marikina po at saka po yung Rizal. So ngayon po, sa pangunguna po ng Philippine National Police, sila po ang lead agency sir sa Marikina sa ngayon na nagpapapasok po ng mga military trucks. Katuwang po ang Philippine Coast Guard, Philippine Army, Philippine Air Force, MMDA. Kami po, so usapin lang po kami ng additional manpower at meron din po kami mga personnel from rescue group. Nagpuputol ho ng mga puno na natumba ho, magdamag dahil po sa Bagyong Ulysses, no? So tuloy-tuloy po yung efforts ng MMDA sa usapin naman po ng pag-iikot sa kahabaan ng mga major thoroughfares sa gaya po ng EDSA to make sure po na, for example, number one, yung mga orange barriers po ay nailigtas po. Pangalawa ho, yung mga stranded nating commuters ay nakikipagtulungan po ang MMDA sa JTF-NTR para po sila ay mabigyan ng libreng sakay. Asek, ito pong flood control system, paano po ito napapakinabangan ngayon? Paano po ito gumagana? Well, sir, so sa pin po ng flood control, lahat po ng ating 62 pumping stations ay operational. Wala po tayong dapat ipag-alala doon. At meron din po tayong mga flood personnel na nagde-dewatering po ng sitwasyon po ng mga major thoroughfares sa bahang-baha. So wala naman pong pumping stations ang nasisa. Tuloy-tuloy po operational lahat, sir. Pero iba ho kasi yung sitwasyon sa Marikina. Kanina ho, nagkaroon ng coordination meeting sa barangay officials dahil pinadala po ni Chairman Danny Lim, ako po, at saka po si Mr. Mike Salalima para ho check yung nasabing lugar. At nabanggit nga po na alam po natin wala ng tubig ulan, pero yung tubig po na nanggagaling sa bundok, yun ho yung bumubuhos po sa Marikina, which is catch basin po. Yun po yung pinakamalaking problema talaga sa ngayon, Sir Emil. Ano po mga mensahe niyo pa ng MMDA sa mga motorista, ma'am? Well, wala naman kung pasok kayo. No? Trended naman, manatili lang po tayo sa ating mga tahanan. Kung kaya hong makamonitor ng radyo, alam mo natin na yung iba ay brownout pa. Kung kaya lang ho, no, para ho makontakt natin yung ating mga kamag-anak. Number one, pangalawa ho, makasubaybay po tayo para ho mabantayan natin yung mga rescue personnel na papunta po sa inyong lugar. Malaman po ang mga emergency hotlines natin para ho alam ho natin kung saan tayo tatawag. Yun lang ho, sir. Kailangan din ho natin ng participation ng mga kababayan natin. Talaga naman hong apektado nitong bagyo. Ang iba't ibang sangay po ng gobyerno ay nagtutulong-tulong. In fact po, ang mga military trucks po sa Marikina hindi po nagpapapasok ng kahit na anong sasakyan, kundi mga rescue personnel lamang po.
Madam Asak, I believe kalahok na rin po ang MMDA dito sa isinasagawang rescue operation sa lalawigan ng Rizal, pati na po sa Marikina. Ano po? Ano ho ang impormasyong nakararating sa inyo? Mga ilang residente o mga kababayan pa ho natin ang nananatiling isolated at nangangailangan po ng rescue, ma'am? I will be honest with you, sir. Wala talaga kaming specific figures. Yan din po yung tinatanong doon sa Philippine National Police kanina. Pero lahat po ng mga messages, Facebook posts, yung mga nag-hashtag po ng Ulysses 2020, Ulysses PH, minomonitor po yun, no? Yung mga humihingi po ng saklolo sa iba't ibang Facebook pages, yung mga personal po na pinapadalo, nakaradyo po yun para mamonitor po street by street. Hindi po talaga namin alam, sir, yung specific figures. Pero naniniwala po kaming marami pa. Kasi, sir, non-stop po yung pasok ng request at rescue po na panghihingi po nila ng tulong sa aming mga command center. Malaman po natin, sir, pero ang pinaka-importante po bago maggabi, ma-rescue po natin majority po ng ating mga kababayan. Mga kapuso, si ASEC Celine Pialago, ang tagapagsalita ng MMDA. Ma'am, maraming salamat. Magandang hapon po. Salamat, Sir Emil.